tayo sa buong mundo. Kaya pagbutihin mo ang pananalita mo, pagbutihin mo ang pagpapayo mo, ang pangangaral mo, pagtuturo mo, ang pagpupos mo, pagbutihin mo ang pagtugtog mo, pag-aawit, pagsayaw mo, because we are blessing to the world. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So kinakailangan mag-overflow tayo. Amen! Sa pagpapala. Mag-overflow tayo sa pagpapala. Kagabi, pauwi na kami. Dahil, yun nga, pauwi na kami. Nung kami pauwi na, ay nagkataon, may kasabay kaming ano, classmate ni Diyos at isang teacher niya. Sumabay sa amin, eh parang nakakahiya na uuwi kami, hindi kami maghahaponan. Nakikinig po mo ba tayo? Dumaan kami sa isang ipapaluto mo yung pagkain. Sariwa, ipapaluto mo. Ganun. So, kumain kami. Ngayon, eh, medyo malayo-layo yung bahay ni teacher tsaka yung isang classmate ni Diyos. Eh, gabi na, mahirap ang namin ihatid. Tumago ako ng taxi, binigyan ko nalang ng pang-taxi. Amen? May tao ba ho ba rito? Amen po ba? We are blessing to the world! Sabihin mo, blessing ka sa classmate mo. Blessing ka sa kapitbahay mo. Blessing ka sa buong mundo. You are a blessing. Amen? Kaya pagising mo sa umaga, I am blessed. I am blessed. Pagising mo sa umaga, huwag kang mabubugnot. Huwag mo nasabi, ang pangit naman ang araw na ito. Hindi. Awit 118:24. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen! So, pakinggan mo ito. Harangin man ng Diablo ang pagpapala mo, hindi niya maharang. Dahil mas gwapo ang Diyos kaysa kay Satanas. Amen! Anong sabi ng Biblia? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. God was with him. No? Gumagawa siya ng mabuti kasi siya magpunta, nagpapagalit siya. May tao pa ho ba rito? Isigaw natin ng malakas. Kinakailangan natin ito isigaw ng isigaw na isigaw eh. Bakit ito inuulit ng inuulit? Romans 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Habang patuloy mong binibigas at napapakinggan mo yan, bumabaon yan ng malalim sa puso mo. Tayo tayong lahat. Tayo tayo. At sabihin mo, isa akong pagpapala sa pamilya ko, sa mga kapitbahay ko, sa classmates ko, sa mga katrabaho ko, saan man ako makarating, I am a blessing. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa. Anong verse ang kasunod? Luke chapter 4 verse 18 to 20. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Sino yung poor na ito? Mga mahihirap? Hindi. Yung mga nangangailangan ng kaligtasan. Nangangailangan ng kaligtasan. Nangikinig pa ba tayo? Nangangailangan ng kaligtasan. Maraming nangangailangan ng kaligtasan. So para mo sila maligtas, kinakailangan may power ka. Amen? Yung salitang, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me, it means binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Ang Espiritu ng Diyos ay sama sa akin at ako ay in-anoint niya, kinasihan niya para ipahayag ang mabuting balita sa mga nangangailangan, sa mga hindi paligtas. Para ipahayag ang pagpapalaya sa mga bilanggo. Makakita ang mga bulag. No? Yung mga ginigipit ay makalaya at ipahayag, no? Ang biyaya ng Diyos.
Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. The Spirit of the Lord is on me. May tao pa ho ba rito? Yung Espiritu ng Panginoon ay sama sa akin. Kaya, ipinapahayag ko sa mga hindi paligtas ang kaligtasan. Diniligtas ko sila. Pinapalaya ko ang mga bilanggo. Yung mga bulag ay kinakailangan makakita. Spiritually and physically blind. Yung mga ginigipit ay makalaya. Ipahayag sa lahat ng biyaya ng Diyos kung mabuti ang Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Manood ka ng balita. Bad news. Ang kinakailangan ay good news. Good news. Alam mo ba ang mundong ibabaw na ito ay punong-puno ng lungkot? Alam mo ba ang mundong ibabaw na ito ay punong-puno ng pag-iyak? Kinakailangan ipaalam sa kanila na mabuti ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Nagmamahal ng Diyos, nagmamalasakit ang Diyos. Alam mo, sa loob ng isang araw, kahit na hindi mo kilala, sabihin mo lang sa Kanya, mabuti ang Diyos. Sabihin mo lang sa Kanya, mahal siya ng Diyos. Kahit na hindi siya humihingi ng prayer, sabihin mo sa Kanya, pwede bakit ang ipag-pray? Pwede bakit ang ipag-pray? Ganoon. Kagaya isang kapatid natin, tinawagan ko siya, tapos siyang tawagan, nag-pray kami. Sabi niya, salamat po sa prayer. Meron pa akong ano, meron pa akong bonus. Meron pang smiley na kiss. O, isipin mo yun. Amen po ba? Itawa pa ho ba rito? May smile na ba na kiss? Kaya pag hindi ka nakakapagligtas sa mga kaluluwa, hindi ka nagiging blessing sa marami, kulang ka ng power eh. Amen. So kinakailangan natin ng power. So another verse, Ephesians 3:7, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Through the working of His power. Kagaya nung nakaraan, sabi ko, sino ang gustong magbigay ng malaki? Na malaki ang ibibigay, na lalampasan yung binigay niyo na nakaraan, mas malaki. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Tingin po kayo sa akin, simple lang yan. Pag sinabi mo, ay wala akong magagawa, hindi ko kaya, hindi ako makakapagbigay ng malaki, talagang wala kang maibibigay. Amen. Pero pag sinabi mo, wala akong ibibigay, pero bibigyan ako ng Diyos, amen, makakapagbigay ako ng malaki. May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, anong sabi ni Apostle Paul? Si Apostle Paul, ginamit ni Lord mightily, effectively, ang dami niyang mga kaluluwang naligtas. Alam mo ba yun? Kahit saan siya magpunta, nagliligtas siya ng kaluluwa. Ano ang dahilan? Sa kanyang sariling kakayanan? Hindi! Through the working of His power. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasakin. May tao pa ho ba rito? Pakisabi ka, pangyarihan ng Diyos. Bakit tayo pinili ng Diyos? Kasi wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa. Amen? Alam mo nung nagtrabaho ako sa Akay Philippines as a service technician? Alam mo, isa ako sa napili out of 70 applicants. Bakit? Hindi dahil magaling ako. Kung hindi dahil ayaw nila na maraming experience. Ang gusto nila yung fresh graduate or one year experience lang. Kasi pag mahaba na ang experience, mahangin na para sa kanila o mayabang na. Tuturuan na sila. Amen. At yun ang ayaw nila. Na yung tinuturuan sila. Amen. May tao pa ho ba rito? At alam mo ba, yun din ang ayaw ng Diyos na siya ay tinuturuan mo. Amen? Kaya pag sinabi mo wala kang alam, tuturuan ka ng
ng Diyos. Amen! Pag sinabi mong wala kang pera, bibigyan ka ng Diyos ng pera. Amen! May tama ho ba rito? Pag sinabi mong wala kang kakayanan, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Amen! Kung bakit kukonti ang naliligtas ng maraming Kristiyano, kukonti ang nagagawa para sa Panginoon, kukonti ang kanilang napapagpala sapagkat nililimitahan ang Diyos sa kanilang buhay. So huwag mong limitahan ang Diyos mo dahil ang Diyos mo ay malaki, malakas na makapangyarihang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nagsalita ako sa ibang wika, Inchit, Cholalai, Lalaay, Taydayday Shia. Yung kapitbahay ko, si Mario, no? Sabi ko, kapitbahay na Mario, galing na pala ng Pakaw? Sabi niya, sabi ko sa kanya, opo, pastor, kasi meron akong speaking in tongues, Chinese. Pakinggan mo nga ba, para baka maintindihan mo. Taydayday Shia. At ito ang sabi niya sa akin, pastor, ang ibig sabihin niya, yan ay Macau dialect. At ang ibig sabihin niya, malakas, makapangyarihang Diyos. Amen! Malakas, makapangyarihang Diyos. At iyan si Apostle Paul. Kung bakit siya nagligtas ng maraming kaluluwa, nagpagaling ng maraming sakit, kung bakit siya ay gumawa ng maraming himala, marami siyang napagpala, dakilang bagay ang ginawa niya sa pangalan ni Kristo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw, kumikilos sa kanya. Nakikinig pa ho po tayo? Opo! Wala tayo ng maraming bagay o ng lahat ng bagay. Pero kapag humingi tayo sa Diyos, ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Kaya pag tinatawag ka ng Diyos para umawit, tumugtog, sumayaw, mangaral, huwag mo sabihin, Lord, wala po akong alam. Kasabihin sa'yo ng Lord, kaya nga kita tinatawag kasi wala kang alam eh. Yan ang gusto ko, yung walang alam para turuan. Amen. May taong mahuba rito. Wala akong alam, hindi ako nunong. Hindi ako marunong umawit, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumuha, hindi ako marunong magdab, hindi ako marunong mag-burn, hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong, hindi tayo marunong. Hindi ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. We have pulled up negativism and we are limiting God. Hindi natin kasi kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hello, may tama ba rito? Huwag mo kayo masasaktan minsan sa mga pangangaral na punong-puno ng katotohanan. Tingin mo kayo sa akin. Ang dalawang kapatid ko may asawa na. May sarili ng pamilya. Nag-iisa na lang ako na binata, ako ang bumubuhay sa nanay ko. Dahil ako na lang yung binata. Sa akin siya nakasandi. Sa akin siya umaasa. But the Lord called me into a full-time ministry. Paano na ang nanay ko? Sino ang mag-aasikaso sa kanya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang kanyang mga pangarap, paano mapag-aaral ng katuparan? Eh ako na lang yung binata na dapat mag-asikaso sa kanya, nag-full-time pa ako. Tingin kayo sa akin, pero alam mo ba, lahat ng pangarap ng nanay ko ay natupad bago siya namatay. Hindi ko binigay, binigay ng Diyos! Yung hindi ko naibigay, naibigay ng Diyos! At yung mga tumatakas sa Diyos, ayaw mag-full-time, ayaw gawin ang kalooban ng Panginoon, lalo lang umiiyak, nakapaliwala, nagdurusa ang inyong mga mahal sa buhay dahil sa pagtakas, paglagyo nyo sa Ginoo. Nadadamay sila. Yes! Nakikinig pa ho ba tayo? Nadadamay sila.
Kita mo si Jonah, sabi ng Lord ni Jonah, Jonah, go to Nineveh and preach the gospel of Christ. Preach the gospel. Preach the good news. And Jonah went away from the Lord. Bumili siya ng ticket, papambili siya eh. No? Tapos tumakas siya, natulog siya sa deck. Nagkaroon ng super typhoon. Lahat ng mga tao doon sa barko, naliglig sila. Anong nangyayari? Ginising si Jonah. O, sitik-priti ka lang, tulog ka rin na. Anong sabi ni Jonah? Ako ang dahilan. Ako. Sige, itapon niyo ako ng dagat at tumigil na yung bagyo. Ako ang dahilan. Alam ni Jonah eh. Mga minamahal, hindi naman mamamatay tao yung mga tripulante. Hindi pwede yun. Pag-pray ka sa Diyos mo para tumigil yung super typhoon, hindi, ang solusyon talaga, itapon niyo ako ng dagat kasi ako problema eh. Wala silang magawa, tingin kayo sa akin. Sabi ng mga tripulante, namurus na. Inaagay sila sa dagat, inaagay sa dagat. Tumigil lang super typhoon. At ang sabi nila para praise version for cinematic purposes. Ikaw nga ang dahilan. Kaya may super typhoon. Tumatakas ka, naglalagyo ka sa Ginoo. Ang inaakala natin eh, sa hindi mo ginagawang pagtugon sa kalooban ng Diyos, sa pagtakas mo sa Diyos, blessing ka sa family mo. Lalo ang family mo ay iiyak. Because you are running away from the Lord. Why? Sapagkat hindi mo alam through the working of His power. May kapangyarihan ng Diyos na malakas na gumagalaw sa atin. Nakikinig pa ho ba tayo? Paano ko pag-aaralin ang aking mga anak? Saan ako kukuha ng pagpaaral sa kanila? Pero ang mga anak ko ay nag-aaral sa well-known private Christian school. In fact, baka na-text kayo ni Pastora Elmi. Yung anak ko nandun, no? Lumalaban, pinamumunahan ng eskwelahan nila. Lumalaban. Siya presidente ng student council para ilaban yung eskwelahan nila. Katuwang yung mga student council leaders. Mga leaders sa eskwelahan. Pero siya yung nasa unahan at lumalaban. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang akala natin, nagiging blessing tayo sa maraming tao dahil sa pagtakas natin sa Diyos. Buhay na patotoo itong pastor, itong lingkod ng Diyos na nasa harapan mo. Ang dalawang kapatid ko ay may asawa na yan. Ako na lang ang binata at umaasa, nakasantig sa akin ang nanay ko. Pero nag-full time ako lahat ng pangarap ng nanay ko bago namatay na tupad. Bakit? Tingin kayo sa akin. Ito ang asawa mo. Ito yung anak mo. Ito yung magulang mo. Ito yung kapatid mo. Meron ang tungkulin sa kanila. Hindi mo na magawa. Ang ginawa mo yung tungkulin mo sa Lord. Ang ginawa mo. Dahil ginawa mo ang tungkulin mo sa Lord. Yung mga tungkulin mo sa kanila na hindi mo kayang gawin. Ang Diyos ang gagawa. Yeah. Ang Diyos ang gagawa. Nakikinig pa ba tayo? Wala akong nakitang tumaka sa Panginoon na naging blessing. Their loved ones were crying and crying and crying because of their paglagyo sa Ginoo. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Ano sabi ni Apostle Paul? I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Iparapraise natin, nagligtas ako ng maraming kaluluwa. Nagpagaling ako ng mga may sakit. Nagpalayas ako ng mga demonyo. Gumawa ako ng himala. Maraming na-bless sa buhay ko. Hindi akin yan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na sumasakit. Nakikinig pa ho ba tayo? So kinakailangan natin mag-overflow sa power.
Amen! May tao pa ho ba rito? Marami tayong kinakatakutan. Ayaw natin magligtas. Ayaw natin mag-ayuno. Ayaw natin manalangin. Ayaw natin mag-follow. Ayaw natin maglingkod sa Diyos. Ayaw natin magbigay. Ayaw natin i-offer ang ating mga tatalento sa Diyos. Ang hindi natin alam, nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Pagbukas mo ng rep mo at walang laman, sabihin mo, magkakaroon niya ng maraming laman na lalagyan ng Diyos. Amen? At sabihin mo, bibigyan ako ng Diyos ng bago pang rep. Amen? Amen? May tao pa ho ba rito? Napakayaman ng Diyos natin. Napakalaki ng Diyos natin. Sabi nga sa kanta, take a step of faith and see what God will do. May tao pa ho ba rito? I became a servant of His gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Anong number yan, sister? Number two, to be used by God mightily and effectively. Bakit hindi tayo nagagamit ng Diyos mightily and effectively? Sapagkat nililimitahan natin ang Diyos eh. Mga leader natin ng mga nakalipas, nakikinig at nanonood, alam niyo, magsipagbalikan na kayo. Aminin na lang ninyong talaga mabababa ang power ninyo, pataasin na ninyo ang power ninyo kayo. Pag sinabing, labas natin ang DVD, hindi kaya, pastor, VCD lang, hindi kaya. Puro hindi kaya. Lagi na lang hindi kaya, hindi kaya. Bibili tayo ng ganito, hindi kaya, pastor, hindi kaya. Puro hindi kaya. Nakikinig pa mo ba tayo? Oo, hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos! Ina naman ang amen natin. Kaya ng Diyos. Sabi nga sa kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Amen. Ang buhay ko at buhay mo'y paganda ng paganda. Amen. Mga kapatid, huwag nating limitahan ng Diyos. Tingnan mo yung kapangyarihan ng Diyos na malakas na gumagalaw para magamit Kanya mightily effectively in this final hour. Amen! Gagamitin ka ng Diyos para makapagtas ng maraming kaluluwa, makapagturo sa maraming tao, makapagdala ng maraming kaluluwa. Huwag mo sabihin wala kang alam. Totoo nga na wala kang alam. Pero ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaalaman. Amen! Nakikinig po ho ba tayo? Anong sabi ng Biblia? Sa araw na iyon, pag ikaw ay mangangaral na, pag ikaw ay magpapatotoo na, magpapaliwanag ka na patungkol sa Diyos, sa araw na iyon, hindi mo alam ang sasabihin mo, pero ibubulong ng Diyos sa iyo ang mga sasabihin mo upang meron kang sabihin, sila'y maligtas, gumaling at mabless. Amen? Nakikinig po ho ba tayo? Kita mo si Rachel, si Sister Rachel. Ang dami na kulangan niya. Sabi nga nila, premature yan, 7 months lang yan. Pero sibukan mo pag tumayo na sa harapan at nag-pray na, grabe, hindi na si Rachel yun, ang Diyos na yun! Amen! Pinanakulak lang ninyo. Subukan mo na mag-share niya ng mabuting balita sa maraming tao. Hindi na ikaw yan yung Diyos na ginagamit ka lang niya. Subukan mong mag-pray ka ng may sakit, gagaling sila. Hindi na ikaw yan ang Diyos na ginagamit ka lang niya. Amen! Subukan mo umawit ka, sumayo at tumugtog sa Panginoon. Hindi na ikaw yan ang Diyos na. Magpagamit ka sa Diyos! May tao pa ho ba rito? Tanggapin ang lahat ng hamon ng buhay. At anong sabi ng Revelation 21 verse 8, ang mga duwag pupunta ng impyerno.
sapagkat hindi naniwala na merong Diyos na makapangyarihan. May tao ba humor rito? Kung tinignan ni David ang laki ni Goliath, tatakbo siya. Pero ang tinignan niya, hindi yung laki ni Goliath, ang tinignan niya, yung laki ng Diyos na magpapatumba kay Goliath. Amen. Palakpakan natin ang Lord. So number two, to be used by God mightily and effectively. Number three, blessed life. To have a blessed life. Pakisabi, to have a blessed life. Para magkaroon ng pinagpalang buhay. Yan. Dagdagan nyo ng to have a blessed life. Dagdagan mo nga, Pastora. Deuteronomy 8:17-18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this one for me. Verse 18, tinan ninyo. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability, the power to produce wealth, and so confirms His covenant with His word to your ancestors as it is today. Nakikinig po ba tayo? Baka magmalaki ka, pagmayaman ka na, sabihin mo ikaw ang nagpayaman sa sarili mo. Hindi. Ang Diyos ang nagpayaman sa iyo. Amen? Binigyan niya kanya ng kapangyarihan, ng kakayanan para yumaman. Nakikinig po ho ba kayo? Sino rito ang gustong mahirap habang buhay? Sino ang gustong mayaman at patuloy na mayaman? So, hayaan mong payamanin ka ng Diyos. Hayaan mong payamanin ka ng Diyos. Lord, gusto ko pong yumaman. Ay, hindi siguro. Hindi siguro mayayaman. Ano ang sabi ng James 1:5-8? Pagbabago-bago ka sa hinihingi mo sa Diyos, wala kang mapapala, wala kang matatabo. Amen. Pag hinihingi ka sa Diyos, huwag kang pabago-bago. Amen. May tao pang-uber nito. Lord, payayamanin mo po ako. Hindi lang kayo maniniwala sa akin, pero maniwala kayo sa akin. Lahat kayo rito, may magagandang pangarap ako sa inyo. Ang gusto ko lang, maniwala kayo sa mga pangarap ko sa inyo, paniwalaan niyo yun. Kasi kung hindi mo maniniwalaan, baliwala yung mga magagandang pangarap ko sa inyo.